Welcome back dito sa Grow Your Business Podcast. Ngayong session na to, makakasama natin si Coach Van Calianda. Alam ba si Coach Van, kasama ko siya sa mga business namin. And siya yung head ng customer success. And marami siyang mga i-share when it comes sa paano mo i-grow yung business mo. Also, pagdating sa marketing, so yun yung mga pag-uusapan namin dito sa session na to, marketing and personal branding. If you're excited, can you type dyan sa baba ng video na to, marketing and branding. So, unang tanong natin, Coach Jay, bakit importante, lalo na sa panahon ngayon, na meron kang sarili mong personal online branding? Ikaw, ano ba sa tingin mo? Bakit importante sa akin, napakahalaga yung personal, kaya siya personal, kasi it's your own personal brand. And ang akala kasi ng karamihan, kapag gusto mong mag-brand, kailangan ikaw na si Coca-Cola, si Apple, si Microsoft, si Jollibee. Kumbaga, iniisip agad natin yung mga kilalang brand at sikat. Mag-start mo na yun sa personal branding. So, ibig sabihin, kailangan mo munang matutunan paano mo ipoposition yung sarili mo. Okay? So, lahat tayo merong kanya-kanyang unique personal branding. So, sa akin, sobrang importante, especially kung nasa online tayo. And meron kang product or services. So, kailangan meron kang pagkakakilanlan nyo, your identity na tinatawag, no? It's not about the logo, pero ano ba yung perception ng mga tao sa'yo kapag narinig yung pangalan mo or narinig yung product or services na meron ka. So, for me, that's a personal brand kung paano mo ipapakilala yung sarili mo. Sa akin naman, ano, Coach Jay, pagdating sa personal branding, lalo na kapag ka online entrepreneur ka na nagsisimula ka pa lang, and possible kasi ano eh, may ibang tao din na nagbebenta ng same product mo, same services mo, lalo na kung ano, kung reseller ka, nasa affiliate marketing, multi-level marketing, kasi ano yung magiging difference mo, bakit sila sa'yo kukuha, bakit sila sa'yo mag-avail ng mga services kapag pare-pares lang kayo ng offer, dun magbabago yung tingin sa'yo ng mga tao. Kasi ikaw yung pipiliin nila, hindi dahil dun sa company, hindi dahil dun sa product. Pipiliin nila yon dahil ikaw yan, no? Kasi nakakapag-provide ka ng value sa kanila. Alam nila na ikaw yung tamang tao na magsosolve na problem nila. Kaya very important yung personal branding mo, lalo na online. Dapat nakikita ka nila palagi. Kasi lalo na ngayon, ang bilis. Ang dami nang gumagawa ng content, and kapag ka ikaw hindi ka gumagawa ng content, mabilis ka nilang makakalimutan. Pero kapag palagi ka nila nakikita, ano, nakikita ka nila na nagsosolve ng problem nila, tapos basta palagi sila merong exposure sa'yo, by the time na kailangan na nila yung product or yung services na yun, in-offer mo, ikaw agad yung unang maiisip nila. That's why very important yung personal branding, lalong-lalo na kapag nagsisimula ka pa lang sa online business mo. Sobrang agree ko doon sa shiner ni Coach Van, no? Sige, so sagutin natin yung next questions na pinadala ng ating mga audience, no? And most of the time, ito yung mga nare-receive namin. Kaya we decided to create a short podcast para sagutin yung mga katanungan nyo. Ito, Coach, yung isa sa pinadala na question. How do you stay motivated kahit medyo matagal ang result sa online business? Kasi ito, madalas din na tinatanong sa akin na kala kasi nila kapag nag-run sila ng ads, kikita na kaagad sila. Kapag nag-reach out sila sa mga kakilala nila, kikita na sila kaagad. Kaya lang, anong nangyari? Most of the time, no? Sa online business kasi, ganun din siya. May struggle din siya. Hindi rin mabilis yung result. So, ikaw, Coach, paano mo ginagawa na stay motivated ka? Ibig sabihin, you keep on pushing, you keep on going, kahit hindi ka pa nagkakaroon ng result before. Sa akin, siguro pinaka-practical na advice ang ibibigay ko sa inyo. You need to set a very specific goal. Hindi mo kailangan malaki ka agad yung goal mo. Kasi dun sila na discourage kapag yung big goal is hindi nila nakuha. Pero ang goal kasi nagsisimula yan sa maliliit na goal. Na kung yun yung magiging focus mo sa simula, let's say, ang goal mo is makapag-produce ng content ng 4 times sa isang buwan. I think very achievable yung goal na yun instead of earning 4 million per month, di ba? So, kailangan
start ka dun sa mga very actionable, yung mga small goal, then saka mo siya gradually. Then, yun, para hindi ka agad ma-discourage dun sa mga dapat mong gawin. And you need to enjoy the process kasi kahit saan, entrepreneurship, business, nung yung gagawin, it's all about the process. So, kailangan ma-enjoy mo yon yung journey na ginagawa mo. Kasi kung di mo siya ma-enjoy, mahihirapan pa. Yan. Para sa akin, yun yung pinaka-practical na advice ko para makapagtuloy-tuloy ka and then maging motivated ka sa everyday na ginagawa mo. Ako, nag-agree din ako sa'yo dun, no? Kasi kapag sinabi kasi natin na result, hindi naman yan kailangan agad pera, no? Mm-hmm. Na meron ka kaagad commission or kumita ka kaagad. Kasi, yung pwede mo rin i-celebrate yung mga small wins mo. Like, for example, hindi ka naman sanay mag-video. Mm-hmm. Hindi ka sanay first time mo mag-run ng ads. First time mong mag-present sa webinar. First time mong mag-Facebook Live. Kapag ka nagagawa mo yun, progress mo yun eh. Papunta dun sa result na gusto mo. And dapat makapag-set ka din ng expectation din in the first place na hindi siya magiging parang get-rich-quick scheme na pag nagsimula ka, kikita ka agad na malaki or magiging mabilis yung resulta mo. Katulad coach ni Stephen Curry, di ba? Mm-hmm. Simula siya, sobrang bata niya pa lang, mga around 6 years old pa lang, nagbabasketball na siya. Pero kailan ba siya naging MVP ng NBA, di ba? Kailan ba siya talaga naging ganun kagaling? Di ba? Almost 20 years in the making, yung ginawa niya. Training. Bago niya nakuha yung magandang resulta. Yes. So, ganun din sa online business. So, ibig sabihin, kailangan mo rin iset yung expectation na hindi magiging mabilis, hindi magiging madali, pero kailangan meron ka kasing clarity. Ako, yun yung ginagawa ko eh. Kapag, kunyari, feeling ko naiinip na ako, ang tagal naman ng resulta. Sa akin kasi merong clarity kung ano yung gusto kong mangyari at the end of the day. So, nagpapakirap ako mag-video, mag-conduct ng webinars. Tapos, kapag iniisip ko, magiging worth it ba siya? Let's say, 5 years, 10 years from now, ito yung naging resulta ko. And palagi ang sagot ko ay oo. Palaging worth it, no? Na ituloy yung pag-negosyo. And ayun, yun yung nakatulong sa akin para mag-stay motivated. Parang clear kasi ako doon sa magiging end result niya. Kaya ako, palagi din akong motivated dun sa pag-hustle and grinding. Exactly, no? So, nag-agree ko dyan, Coach Ban. And thank you for sharing that sa mga viewers natin. Kung tingin nyo nakakakuha kayo ng value, and dito pa lang sa introduction ng aming podcast, can you type value dyan sa comment section para malaman namin if talagang natutulungan kayo ng mga content like this. Ito, Coach, maganda yung sunod na tanong, no? Kasi iba, hindi pa sila nag-ads, pero gusto na nila na makapag-produce ng result by doing warm outreach. Mm-hmm. So, ito yung question nila. Ano yung common mistakes ang mga napapansin mo, no? Napapansin natin sa mga newbies pagdating sa warm outreach? Mm-hmm. Kumbaga, ito yung warm... Siguro, explain din natin mga viewers natin ano ba yung warm outreach. Basically, yung warm, ito yung mga taong magkakilala mo na. Okay, pwedeng meron na sa community mo, you own the community, or ito yung mga Facebook friends mo, or typical talagang friends mo, no? Kakilala. Napakalaki kasi ng advantage kapag sa marketing or sa selling online, inuna mo yung mga kakilala mo. Okay? Kakilala. Ibig sabihin, warm. So, makakatulong yun para mas mabilis nating maibenta or maipakilala yung offer natin. Kasi alam natin, sa online, sobrang dami nating mga competitor. Hindi natin alam kung sino yung mga yon, pero kapag una, nagtitiwala sa'yo yung mga kaibigan mo na yan or yung mga warm audience mo na yan, sobrang dali na lang. Like for example, ako, I have a community na kung saan consistent lagi akong nagpo-post ng content, nagla-live, nagtitraining. So every time na meron akong ipo-post doon na mga video, sinusuportahan nila. And pag meron din akong binopost doon ng mga events, ayun, sinusuportahan din nila. Kasi warm audience na yun. So, kumbaga, hindi siya na-build instant, and then yung warm audience na yun, na-build siya over time by doing yung mga
yung mga marketing strategy na ginagawa mo. Kumbaga bunga siya ng day-to-day activity mo, especially sa online. So sa akin, sobrang importante na dapat consider nila na magsimula dun sa pag-touch dun sa warm outreach. Don't start dun agad sa paid advertising kasi kung newbie ka, madi-discourage ka kung hindi mo alam yung tamang proseso. Sa paid advertising, napaka-importante na dapat alamin mo yung mga other alternative. This is not a plan B, pero ito yung mga pwede mong simulan kahit baguhan ka, newbie ka, and wala ka pang enough budget for paid advertising. So, best to start sa mga warm audience mo na lang. Ayun, nag-agree ako doon, coach. Kasi, naalala ko yung nag-webinar tayo, no? Tapos puro galing sa warm mo yun, eh, yes, no? Yes. Nag-webinar tayo. And I remember that time din, nagulat din ako doon sa naging result. Kasi that time, yung syempre pagdating kasi sa ads, yung percentage ng conversion niya, hindi siya ganun kataas. Lalo na kung cold market, no? Pero nung sinubukan natin sa warm audience mo, umabot kasi ng 60% eh, yung closing rate. And kumbaga ano siya, kung iniisip mo na nasa Facebook ads lang yung makukuha mo magandang result, ayun, malaking misconception yung pagdating sa online marketing. Kasi isa sa initial result sa'yo ay yung pag warm outreach mo sa mga kakilala mo, sa mga friends mo. And madagdag ko na rin, kasi yung iba na nalilimit sila na ang warm audience nila, yung mga kakilala lang nila, no? Dapat ang goal mo din ay dapat dumami or lumaki, yes, yung warm audience mo. Tapos yung warm audience mo, yung tamang tao dapat. Let's say for example, ang ino-offer mo, mga pang health supplement. So gagawin mo, gagawa ka ng mga content na makakatulong, yes, para dun sa audience mo. So ibig sabihin, dadami sila ng dadami kasi ma-attract mo sila papunta dun sa brand mo. Yes. Tapos by that time na dumadami na yung nakakakilala sa'yo, by that time na mag-offer ka sa kanila, mataas na yung chance na it's either mag-avail sila ng product or ng services mo. Bakit? Kasi warm na sila. Mm-hmm. So wag kang mag-focus masyado dun sa initial na warm audience. Remember, nasa online na tayo ngayon. Hindi mo kailangan ilimit yung sarili mo sa mga nakikita mo lang face to face. Pwede mo na rin maging warm audience, no? Yung mga tao sa online. Yes, yes. Kumbaga paano mo sila maiko-convert into warm? Siguro additional doon, coach. Isa sa mga pwede niyong gawin if you are selling product or services, make sure na meron kayong community para ma-add niyo yung mga customer niyo. Kumbaga yung meron kayong customer base, community. Especially kung Facebook group yan, ang daling i-back up or pwedeng mo silang invite, please join this community. I'm exclusive to para sa mga customers natin. Ayun, sabi mo, coach, supplement, no? Pwede nilang gawin yon. Gawa ka ng group para dun sa mga supplement. Pwede siyang customer base at pwede rin naman siyang i-open sa mga talagang tingin mong quality people. Kumaga, most likely interested yung mga tao dun sa ino-offer mo. So, not necessary customer, pwede mo rin i-mix yung mga talagang qualified audience. So, doon, mas mabilis talaga yung growth ng warm audience. Ayan, thank you, Coach Jay. Ito naman, no, tanong nila. Kung meron daw top 3 skills na sa tingin mo, no, sa tingin natin ay kailangan nilang matutunan, lalo na sa mga aspiring entrepreneurs pa lang. Ano yung top 3 skills kapag nagsisimula pa lang silang aralin yung pag-online business para sa aspiring entrepreneurs? Nice. Grabe na yung tanong na yun, no? Anyway, ang daming skill na pwedeng matutunan talaga sa online. Pero, syempre, start ka muna sa isang skill na tingin mong yun yung makakatulong sa'yo sa panahon ngayon. Okay? Let's say skill. Ano bang skill ang in-demand ngayon? Okay, so bigyan ko kayo ng dalawa. Number one skill na kailangan mong ma-develop, kailangan mong aralin sa panahon ngayon is the skill on paano ka haharap sa camera like this. Ibig sabihin, kailangan mong mag-create ng content. Content marketing skill. Mapansin natin, nung panahon ng pandemic, way back 2020, hindi natin alam na sobrang daming mga mas bata pa sa atin, di ba? Na talagang multi-millionaire, may sariling brand, may sariling negosyo. And ano yung skill na natutunan nila? Kaya nag-boom sila. Nag-show up and nag-create sila ng mga content sa social media.
So yung one skill na yun, pwedeng magpabago ng buhay mo talaga. Yung paano ka mag-create ng content. So that's number one skill na ma-recommend ko na aralin din ng lahat. And second skill, of course, dapat natututunan mo rin yung paid advertising. Kasi skill din yun, no? So, not relying only on organic marketing. So, ito naman yung skill na to is pagdating sa part ng paid marketing. Okay? Kumbaga, paid ads marketing. So, ibig sabihin, both skill is inaral mo. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, marami kang mga views sa ano mo, kung saan mang platform ka. Ang para sa akin, pag natutunan mo yung dalawang ito, ito yung combination of marketing and branding. Branding is ito yung mga daily activities na ginagawa mo sa content mo, weekly, monthly, na pinapublish mo kung paano ka makakapag-educate, no, dun sa product and services mo. And marketing naman is ito na yung paid advertising. So dito ako na nagda-drive ng traffic directly para bilhin yung offer na meron ka. Kumbaga, direct na siya. So marketing and branding is both skill. Kapag natutunan mo to, sobrang laking bagay na pwedeng maitulong nito sa business na meron ka. And hindi ka mahihirapang makapagbenta ng offer mo, no, ng services mo kapag yung dalawang skill na to yung inaral mo. Okay, ulitin ko, content marketing and paid advertising. And so ako dagdagan ko yung ano, no, yung share mo, Coach J, and very valuable yun, no. Para sa akin kasi parang nahati siya sa tatlong kategori eh. Mm. 'Di ba, merong pang beginner, yes, pang intermediate at saka advanced. So kung ikaw nagsisimula ka pa lang, dapat unang aralin mo ano, warm outreach. Yes. Para doon ka magsimula tapos paramihin mo yung warm outreach mo. Tapos, yun yung pang beginner. Kapag intermediate, ito yung nagko-content ka na. Mm. No, yung nabanggit mo kanina, Coach, no. Huwag kang mahiyang magsalita sa camera kasi wala naman naging magaling agad nung nagsimula sila eh. Pero kailangan mo mag-start para, yes, maging magaling ka. Tapos pangatlo, pang-advance na yung ano, yung sa Facebook advertising. And very important din kapag nagde-develop ka ng skills sa online, dapat hindi ka lumalaktaw. Kasi can you imagine, Coach, hindi mo inaral ang warm outreach, hindi mo inaral ang content, dumiretso ka ng ads. Mm-hmm. So anong creative mo? Di ba? Wala kang magagamit. Tsaka parang pagka ano, umakyat ka ng hagdan, mm-hmm, hindi naman pwedeng ano, nandun ka agad sa pangatlo. Mm-hmm. Kasi madudulas ka, madadapa ka. Kailangan one step at a time. And ayun, kailangan maging mapagpasensya ka din sa sarili mo na unti-unti mong i-build yung skills mo. Kasi remember yung ano, yung mga magagaling mag-ads, magagaling mag-content, taon yun eh, bago nila na, na-build yun. So ibig sabihin, ganun din, no? Kumbaga kailangan magkaroon ka ng ano, ng patience and consistency para maaral mo yung tatlo na yun. And I believe, no, focus lang sila doon sa ano na yun, yung binanggit mo kanina, Coach, na content marketing, tapos ads, tapos add nila yung warm outreach. Magiging malaking tulong yun sa online business nila kapag ka nag-focus kahit doon pa lang, doon sa tatlo na yun. Yes. Ay, magiging maganda yung result. I agree. And ang kala kasi ng iba, Coach, no, pag ads lang, okay na eh. Oo. And yung customer journey kasi, kung titingnan natin, pag nakita yung ads mo, hindi naman kagad yan bibili eh. Number two, i-research ka niyan. Sino kaya itong ano na to? Sino kaya si Coach Van Calianta? Mag-research yan. Search sa Facebook, search sa YouTube. Sino kaya ito si Jay Gregorio? Ngayon, kapag nakita nila, uy, ito pala to, ang daming content, parang ang ganda, no? Na parang nandun ka agad na bibuild yung trust and authority mo. So, pag nakita nila na meron kang content sa online, parang ito lang yung pagbili mo ng mga products sa Lazada. Diba? Mga sa mga online marketplace yan. Bago mo bilhin yung isang product, nagre-research ka. Sinecheck mo yung review. So, kung ikaw, nagbebenta ka ng, nag-o-offer ka, product or services, ganun din. Hinahanap nila yung reviews about you, contents na related about sa'yo. So, kaya, importante yung dalawang yun. Tapos, plus warm marketing pa, diba? So, complete package yung, ano, yung mga skill na dapat mong ma-develop. Thank you, Coach. So, siguro ito na yung ano, no, ito na yung last question natin and about to sa ano. Ang dami kasi yung nagtanong about sa ads. Ayan. So, ito, anong advice nyo sa mga natatakot mag-invest ng budget sa Facebook ads? Okay, no?
Siguro natatakot sila kasi tinitingnan nila yung ads na gastos. And matatakot ka lang kapag gagastos ka, walang babalik. Muso tata, hindi lang naman yung ano. Pero kung titingnan mo siya as an investment, sa anumang investment, so nag-expect ka na merong return. But not guarantee sa Facebook ads. You need to learn yung mga tamang setup, tamang skill, proper way, paano mo gagawin yung ads mo, tamang creative, tamang targeting, and tamang mga objective. So, kapag alam mo na yon, ano, parang may assurance ka na, oh, okay, mag-a-ads ako dahil ads is not a expense, ads is an investment. And then once na ako patuloy akong gumagamit ng paid advertising, na nakikita ko yung pinaka ROI. Yung iba nga sa e-com, yung tawag dito is yung ROAS, mm-hmm, or return on every ad spend. Let's say for example, naglabas ka ng 100 pesos sa Facebook ads. And dahil alam mo yung Facebook ads, every time naglalabas ka ng 100 peso, nakikita mo yung return na nagiging 200 pesos. Pwedeng 150. Pero let's say 100, may bumalik na 200. Parang ang ganda nitong paid advertising eh. So dun mo ngayon, gradually, mai-scale yung paid advertising mo. So hindi ka kasi pwedeng mag-scale ang sa iba kasi, oy, ang ganda ng performance, scale na natin to. Scale to the moon, no? Kapag ginawa mo yon at hindi mo na unawaan yung platform ng Facebook ads, hindi siya ganun eh. Hindi mo pwedeng biglain ng Facebook ads kasi kailangan mong turuan si Facebook ads. Kailangan mo siyang bigyan ng data, bigyan mo siya ng maraming araw para mag-aral. So, aaralin niya kasi yung offer mo. Aaralin niya yung mga audience mo. Aaralin din niya yung mga conversions ng process mo. Kapag hindi mo siya binigyan ng enough time dun sa learning process or learning phase period, hindi agad magkakaroon ng magandang resulta yung Facebook ads mo. So, Facebook ads is a skill na in a daily basis, kapag nagpe-Facebook ads ka, may mga natututunan ka. Na yung mga natututunan mo na yon is magagamit mo sa everyday na ginagamit mo yung paid advertising. So, para sa akin, yung coach, kailangan malinaw lang sa kanila na Facebook ads is hindi to gastos, Facebook ads is an investment. Ayan. Ako, add ko din, coach, no, yung Facebook ads is an investment. So, bukod sa investment siya, kasi may ROI siya, for me, nung personal experience ko, inisip ko siya, investment ko siya sa sarili ko. Mm. Kasi nung nagsisimula akong mag-run ng ads, hindi naman siya agad naging profitable. Yes. Pero hindi ako natakot na mag-invest ulit, mag-budget ulit sa Facebook ads kasi alam ko na hindi pa ako magaling. Kasi parang para maging magaling ka sa isang bagay, kailangan una knowledge. So kailangan inaaral mo siya. Tapos pangalawa, dine-develop mo yung skill mo. So ang in-expect ko sa sarili ko, kapag nag-run ako ng ads, nung first time kong mag-run ng ads, in-expect ko hindi talaga magiging maganda agad yung resulta. No? Pero, nung hindi maganda yung resulta, alam ko na kung saan nagkaroon ng problema, unti-unti akong gumagaling. So, ibig sabihin, investment ko siya sa sarili ko. Kahit walang ROI, kahit sabihin ko na, talo kasi ako nung mga unang run ko ng ads, sabi ko, okay lang. Kasi investment ko yung sa sarili ko. Kasi the more na nag-i-invest ako ng, naglalagay ako ng budget, nag-i-invest ako sa Facebook ads, the more na mas naiintindihan ko siya, the more na mas gumagaling ako. Tapos eventually, yun, nagkaroon na ng ROI, times 2, times 5, times 10 na yung nagiging ROAS niyan. And hindi yun mangyayari sa akin kung nung nagsimula ako ay natakot ako and umatras na kaagad ako. Kaya very important yung mentality mo din, no? Kapag ka nag-run ka ng ads. Yes, yes. 100% agree doon, Coach Van. And thank you for sharing that tips and strategies sa mga viewers natin. Alam ko marami kayong natutunan dito sa aming training. Kung nakakuha ka ng value dito, pwede mo bang i-type sa baba ng video na to yung biggest takeaway mo? Pwede yung number one biggest takeaway mo. And feel free to share this video para mas marami tayong ma-reach and mas matulungan pa ng mga content natin. Like this. So kung first time ka dito sa channel ko, make sure to subscribe, like, and share this video. Thank you so much, Coach Jay, sa pag-share mo ng mga valuable tips sa audience natin. And alam ko, ang tagal na ng last na podcast natin. 1 year ago. More than. Lagpas na ng isang taon. And hopefully, ma-invite ulit kita sa podcast. And I'm sure marami ka matutunan ulit ng mga
aspiring entrepreneurs, lalo na sa mga mindset and marketing strategy pagdating sa online business. Thank you, Coach Jay. See you on our next podcast.